Magandang araw mga herbs. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Siyempre dito yan sa Madis Bike Shop dito sa Malinta, Valenzuela City. Ayan, so ibabike check lang naman natin dito mga herbs. Ang kauna-unahang road bike na nakita ko na gawa ng T-Rich. Ayan, napaganda nito mga herbs. Ang T-Rich Challenger. Ayan, titingnan natin mga herbs kung sulit ba ang parts nito para sa kanyang price. Ayan. At pwedeng-pwede mo itong ipangregalo sa New Year. At pwedeng-pwede mong ibili ito gamit ang iyong pinangmaskuhan nitong nakaraang Pasko. Pero bago ko simula ng bike check mga herbs, ako nga pala si Archery. Gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing. Ayan ako. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscribe button para updated sa mga panibagong YouTube video. Ayan, kung ano pang hinihintay natin mga herbs, simulan natin ang bike check nitong napakagandang T-Rich Challenger. So ayan mga herbs, so sisimulan natin ang bike check. Siyempre nitong napakaganda at kauna-unahang road bike na nakita ko na gawa ng T-Rich, ang T-Rich Challenger. So napasana ula ko rito. Ayan mga herbs, napaisip ako maibenta ang mountain bike ko dahil dito. Hello. So sisimulan natin ang bike check mga herb. Syempre sa kanyang timbang, tinimbang ko to mga herb. Ang timbang nito ay 11.86 kilograms. So ang gaang nito mga herb para sa isang budget meal na road bike. Ayan. At syempre dito sa frame, glossy. Kung hindi ako nagkakamali mga herb. Ayan. Kita niyo naman. Tapos smooth welding dito sa kanyang head tube. Tapos, smooth welding, tingnan natin dito, ayun. So, meron ditong uod ng pagkaka-welding. Ayan, so gawa nga pala ito sa aluminum 6061. Ayan, nakalagay mga air po. Ayan, aluminum alloy technology 6061. Size nga pala nito mga air is 50 cm or 500 mm ang kanyang C-tube. Pagdating naman sa top tube mga herb, 53 cm. So ayan. Ayan yun. Tapos ito mga herb, dinadagdag ko. Dadagdag ko na to mula ngayon sa road bike. Yung ground clearance siya tatawag ito. Mula dito mga herb hanggang dito is 26 cm. Ayan. So naisip ko lang kanina mga herb. Ayan. Siyempre water decals, T-Rich. Medyo cone shape ang ating down tube. Ayan, water decals to. Dito sa chainstay may makikita tayong Challenger. Water decals pa rin yan. Dito sa seat stay, transcend oneself. So, ito yung siguro yung motto ng T-Rich. Ayan, water decals pa rin yan. Tapos dito meron nakalagay transcend oneself. Ganun pa rin. At dito yung T-Rich Challenger Road Bike 700. Water decals pa rin yan mga herb. So, medyo payat lang yung mga tubo rito. Yun sa frame. Tapos meron dito mga herb po. Bridge. Para lagay siguro ng ano, disc brake caliper dito. Ay, disc brake caliper. Rim brake. Ayan. Siyempre, meron din doon na ano, na bridge. At itong ating head tube mga herb, tapered na to. Na merong logo ng T-Rich. Ayan, makikita natin letter T. Parang mata ng cobra yan. 110 millimeter ang ating head tube. So, siyempre, sa road bike, pares ang ating frame saka ang ating tinidor. So, ang tinidor natin mga ka-herb ay palagay ko ay tapered na rin ang ating steerer tube. Ayan, wala ako kasi ako nakikita ang adapter mga ka-herb. Ayan, medyo makapal to, then papayat na rin to. Ayan, aluminum 6061 din ang ating fork mga ka-herb na meron din dito ang tornilyuhan para sa rim brake. Pero, kahit meron yung tornilyuhan dito, yan ay naka disc brake mga ka-herb. Kagaya dito sa likod, meron siyang tornilyuhan ng rim brake pero naka disc brake yan. So, yung frame na to ay pwede sa disc brake at pwede rin sa rim brake. So, bahala ka na kung anong gusto mo. Pero mga ka-herb, dito sa T-Rich Challenger, ang built-in na to ay disc brake siya. At syempre mga ka-herb, internal cabling siya dalawa. Dalawa rito at isa rito. So, gandang-ganda ako sa internal cabling nito, mga ka-herb, kasi napakalinis tingnan. Ayan, dito dumaan yung kable ng RD. Then, dito yung kanyang
cable ng preno at syempre dito lumabas. Yan. So nasa pinakailalim mga car, tatlo yung lumabas. So ang linis ng ating frame. So wala akong halos nakitang kabling nakalabas dito sa frame. Tapos dito sa chainstay mga car, medyo payat. Medyo makitid lang. Hindi siya ganun kalapad kagaya ng ibang mga bike na nababike check natin. Hindi siya ganun. Okay? Syempre, dito ang laki oh. Kasi nasa loob yung disc brake caliper. Ayan, oh, ang ganda nito. Syempre, yan ay quick release sa likod. Then, quick release din sa harap. Napakaganda nito mga ERP. At dito tayo ngayon sa hubs. Ayan, yung hubs niya mga ERP alloy na formula. Sealed bearing palagay ito. Mga ERP kasi aluminum yung cup niya rito. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 28 holes ang ating formula, alloy, hubs, baka lang ating spokes. Tapos, itong rim natin, double wall alloy rim, sinukat kita mga curve, 40 millimeter or 4 centimeter na syempre may sticker ng T-Rich. Ayan. Ayan, may mga T-Rich po. 700 alloy. Ang gulong natin mga curve, tingnan natin, Kenda. Ayan. Ang ganda na nito mga curve. Kenda na ang tatak. Kaya lang hindi ko makita size. Palagay ko 23 to mga curve. Wala akong makita eh, oh. Ayan. Pero tingnan natin sa likod. Alam ko 700 to mga curve. Pero base dun sa liit ng ating gulong, palagay ko 25C mga curve. 700 by 25C ang ating gulong na gawa ni Kenda. Siyempre sa likod, ganun pa rin. Formula ng hubs. Alloy yan. Quick release. Sealed bearing, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 holes. Baka lang ating spokes. 40 millimeter na double wall alloy na rim na may sticker na T-Rich. At gulong na Kenda na 700 by 25C. Kaya lang siguro naging maliit kasi hindi pa pala nahanginan mga car po. Medyo umimpis siya. Yan. At dito tayo ngayon sa cogs. Napakatahimik ng cogs niya mga car. Smooth na smooth ang ikot. Ayan. Ang tatak niya mga ka-erp, Sunshine SZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. Uy, panalo na to. 11 ang pinakamaliit. 36 ang pinakamalaki. So, pwedeng-pwede natin to sa ahunan kasi 10 speed. Marami kang pwedeng pagpilian. Ayan, oh. At ang dropout niya, pre, napapalitan. At ang RD natin ay Smack. Akala ko yung laro sa PlayStation o Smackdown. Ayan, Smack R10. So, pulley niya, plastic, standard size. Hindi yan yung electric fan na standard, ha. Ayan, oh. So, medyo kung ano lang siya, aliit. Ganun ba talaga ang RD ng road bike? Maliliit lang. Naliitan ako bigla, ano? You know? Nasanay tayo sa mountain bike, eh. Ang kadena natin, YBN-D. Hindi ko alam yung dash D na yun. 10 speed. Ayan, malangis-langis pa siya. At ang syempre, ang crankset natin ay T-Rich. Ayan, removable chainring, 170mm. Square tapered. Alloy ito mga ERP. Ayan, lima. So, kadalasan naman sa road bike, mga ERP lima eh. 1, 2, 3, 4, then 5. Sa mountain bike, apat lang yon. Ayan, o. O, diba? Tapos, BCD 110 ang ating chainring na 34 ang pinakamaliit. 50 yung pinakamalaki. Ang ganda nung chainring nung malaki niya mga car po. Meron siyang ano, parang top coat na ano. Meron siyang cover na plastic. Pero bakal yung chainring natin mga car. Ito may plastic siya. Ang ganda. Akala ko kanina mga car aluminum. Napeki ako dito. Ang ganda nito. Tapos yung pinakamaliit niya, bakal din niya mga car. Square tapered. Uy, sealed bearing to mga car. Ang ganda oh, di ba? At ang ating FD ay clamp type. Downpull, syempre gawa yan ng Smack. Yun, may natutunan tayo ngayon. Downpull, ito. Pag sa baba galing yung kable mga car, downpull. Pag yung galing sa gilid, side swing. Pag yung galing sa taas, uppull. Ayan, so ang dami na nating natutunan. Yeah, by the way, natutunan natin kahapon yung knob. Yung sa mga mountain bike yun eh. Yung spike-spike. So, ayun na, ang ganda. May dami nating natutunan. Ano? At ang seat clamp natin ay Moser. Ayan, ang ganda. Aluminum alloy. 31.8
Ah, di ba? Ang ganda. At ang ating seat post, mga herb, syempre gawa ng T-Rich, 27.2 ang payat, bilang payat eh, no? Sa mountain bike, taba yung tawag natin eh. Dito, 27.2, made of alloy yan. Ang ganda nito mga herb, meron na siyang kasamang cover para dito. Ayan, so para hindi na siya nalalagyan ng alikabok o kaya ng buhangin, meron na siyang kasama, oh, di ba? Hindi ka nabibili. Magkano rin yan? Makakatipid ka rin ng 50 or 60 pesos. Siyempre, double bolt ang ating seat post na may setback ng konti. Ang pedal natin ay aluminum na gawa ni Femin. Ball bearing type yan, mga ERP. Maganda na to, oh, di ba? At siyempre, ang upuan natin ay si Bello. Vicky Bello, hindi yan Vicky Bello. T-Rich yan. T-Rich yung ating upuan. Manifest at matigas ang foam. Medyo makitid lang yung pisngi niya dito, mga ERP. At meron dito ang daluyan ng ihi at utot mo. Yan, hindi ka natatayo pag naiihi ka at nakautot ka. At dito naman tayo mga ka-herb sa kanyang drop bar. Ang drop bar niya 410 mm. Ang lapad, made of aluminum yan mga ka-herb. O kita nyo naman, ang ganda oh. O internal cabling din tayo dito sa drop bar mga ka-herb. Ang ganda ng pagkaka-internal cabling talaga rito. Gustong gusto ko yung ano nito, cable management mga ka-herb. O kita nyo oh. O ang ganda, hindi siya busalsal. Hindi siya ano magulugulo. Yan, ay gulugulugulugulo. Dito sa bar tape sa ilalim. Yan, nakatago yung ating kable. Yung iba dito sa drop bar butas. At syempre ang ating double tap. Ayan, hindi yan STI mga kerpa. Double tap yan. Pag sinabing double tap, 1-2. Yan, tapos balik 1. Yan, yung STI kasi magkahiwalay eh. Pero ito double tap to. Yan. So para sa buguhan. Natutunan ko lang din yung mga carpo. Smack R10. So, syempre, road bike yan. O, oh, diba? Ang ganda, o. Oh. O, oh, diba? At syempre, dito tayo sa stem. Ang stem niya, 65mm na Transcend One Self. Ano rin to? T-Rich. Yan, T-Rich. Medyo maliit lang siya para sa road bike. Nalilitan ako. Siguro palitan ko to. Kung akin to, mga ERP, palitan ko to ng 100 or 110 na stem. At ang headset natin ay si Genie. Ayan, ito yung Genie na nasa bike. So pag inimas mo to, may lalabas na Genie. Ayan, joke lang. Ang spacer natin, isang 10mm at isang 5mm. Ang taas ng ating dust cover, mga ka-herb. Siguro nasa 15mm to. Mataas talaga. Ayan, so pwede mong ibaba doon yan. So may dalawang spacer. Nasa sayo na yun. Ah, di ba? Uy, meron tayo dito ang barrel adjuster. Dalawa, oh. Oh, di ba? Ang ganda nito, mga ka-herb. Sulit. Mm. At dito tayo ngayon sa caliper niya, mga ka-herb. Post mount, syempre. Ayan, oh, naka-post mount tayo. Repute. Repute ang ating caliper. Ay, ang liit ng caliper natin, mga ka-herb. Compact na compact siya. Ayan, hindi pa siya naka-setup eh. Wala pang bumibili. Malay mo, ikaw ang iniintay na nito. Punta na rito. 160mm na rotor, yung pangaraniwang nakikita natin sa mga bike na binebenta, syempre. At dito, ganun pa rin, repute na caliper, nasa loob, post mount, 160mm na rotor. At ito yung kabila ng ating crank arm. At huling-huli mga ka-herb, syempre, ang lalagyanan natin na malamig na Enomen. Bahala ka na kung anong ilalagay mo dyan. Tubig, Gatorade, Pocari Sweat. Bahala ka kung gusto mo beer, pwedeng-pwede na yan mga ka-herb. So napaganda nito, thumbs up dito mga ka-herb. Oh. Ayan, oh, so tingnan uli natin. Ayan mga ka-herb, napaganda nitong ating T-Rich Challenger. So nagkakalaga nga pala to dito sa Maddie's Bike Shop ng 14,500 pesos lang. Siyempre meron niyang freebies na ayun, helmet, battle cage, saka chain guard. Yan, no? So punta na agad kayo rito. Tumatanggap nga pala sila ng MasterCard or credit card, home credit, GCash, at syempre yung cash. Ayan. No, marami pa rin dito sila ditong mountain bike at road bike. Syempre, ang kanilang signature at pinagmamalaki, ang kanilang project bike. So gumagawa sila rito ng mountain bike na syempre gusto mo yung parts, ipapa-assemble mo rito at nagdi-deliver sila mga ka-herb nationwide. Kita nyo ito. Di-deliver yan sa Santo. Antique, layo mga ka-herb. Siyempre, meron ako nakita kanina. Quirino Province yata yun. So, ayun o. Oh, may nagpapagawa ng ating mountain
bike. So ilalagay ko na lang sa description number ang kanilang Facebook link, contact number at Google Map. Maligtad ang ating para sa mga gusto mag-avail ng bike dito sa Madis Bike Shop. So hanggang dito na lang mga ka-Herb, road to 9,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na bike check videos. Paalam. Bye-bye.